Kadang araw at ito po ang ating panibagong update, may preventive suspension order mula kay DILG Secretary Abalos. Itong Davao del Norte Governor na si Edwin Jubahib ngayong April 11, 2024. Kaya bago pa man magbukas ang opisina ng ating gobyerno, pinanawagan na ito na pumunta na umano ang kanyang taga-suporta mismo sa harap ng Kapitolyo para harangin itong pag-serve ng preventive suspension. Hindi kaya may politika na sa likod nitong pag-suspend kay Gov. Edwin. Tandaan po natin mga kababayan na nagkaroon ng pagdinig sa Senado kung saan ay in-expose po ni Gov. Edwin itong Vice Governor at mga mayors sa kanyang lalawigan dahil sa ayuda scam ng DSWD. So ibig sabihin mga malalaking politiko po ang kanyang nilaglag at iniharap sa Senado kung saan hanggang ngayon ay under investigation pa rin ito mga kababayan po natin. At siya rin ang nagpahiya sa team ni Pangulong Marcos nang pumunta nga sa kanilang lugar nung nagkaroon nga ng kalamidad. Dahil mga kababayan po natin, itong si Gov. Edwin po ay unang pinasalamatan itong si Vice President Sara dahil agad umano nagbigay ng ayuda kahit hindi siya humingi ng tulong. Samantala itong team naman ni Pangulong Marcos ay kailangan pa umano mag-request para malaman po ng team ni Pangulong Marcos na umano'y kailangan pala ng tulong ng Davao del Norte. Ano po yan mga kababayan po natin? Ang gobyerno po natin, kailangan ka pa humingi ng tulong para malaman na ikaw ay may problema, samantala na ibabalita na nabaha nga itong Davao del Norte. Bakit pa kailangan mag-request? Kailangan pa umano mag-request sa mga sekretary ni Pangulong Marcos, which is hindi nagustuhan ni Kuya Edwin. At yun nga po ang kanyang na-voice out sa nangyaring meeting with Pangulong Marcos. Kaya mga kababayan po natin, ang tinitingnan po ng mga taga-suporta ni Kuya Edwin, posibleng may mga politiko na gustong sirain itong si Gov dahil sa kanyang mga expose. Pakinggan mo natin si Gov. Edwin. Nga niabot sa atong opisina, adunay iserve nga dili makatarong nganon nga preventive suspension order. Kanako, unya, Huwebes, April 11, 2024. Dako ang akong kalibog kung unsa ang basihan o ground sa maong preventive suspension kay wala man gani ta napatawag sa korte o wala pud ta napatawag sa Office of the President o walay nahitabo nga imbestigasyon sa national o local office sa DILG. Unya, kalit lang sila nagpakanaog of preventive suspension order gikan sa Office of the President. Busa, klaro gid kayo ang injustice kay kini wala miagi sa sakto nga proseso sa balaod o due process of law. Being violative of Rule 6, Section 3 of Administrative Order Number 23, Series of 1992, o sa akong constitutional right to due process. Sa akong pagka-gobernador, wala ko'y laing gihimo kundili ang paghatag og serbisyo sa katawan sa Davao del Norte. O kamong tanan saksi ni ana alang sa katuyuan sa kalambuan sa atong probinsya o kalambuan sa kinabuhi sa matag usa. Isip inyong Kuya Gov, ako nag-aawag kaninyo nga kita mubarog sa kung unsa ang tama. Atong batukan ang posibleng may tabong harassment, injustice, or power tripping nga paghimoon ni ining mga tawhana nga gahaman sa pwesto unyang buntag. Kung ako gani nga inyong gobernador, ilang gidaog-daog, unsa na lang kaha ang mga yanong katawhan. Dili na to tugutan nga ang maghari ni ining Davao del Norte
mga tao nga walay laing tumong, kundili ang gahom o proteksyon sa ilang sariling interes o paghimo o pangabuso o pagdaugdaog sa katawan. Ako, nagaangyo sa inyong kinasingkasing nga suporta o sa inyong presensya, anhimo unya sa Kapitulyo, alas 5 sa buntag. At yun nga po mga kababayan po natin, nanawagan po itong si Gov Edwin na umano'y pumunta ang kanyang taga-suporta. At ngayong oras na ito umano mga kababayan po natin, ay marami na ang taga-suporta yung nandun sa harap ng Kapitulyo. Ngunit sinerve na nga itong preventive suspension laban kay Gov Edwin. Mga kababayan po natin, ang comment section ay puno po ha ng mga sinasabi na umano ito ay talagang may halong politika. Dahil mukhang dito umano sana ha, gaganapin itong bagong pre-rally or itong hakbang ng maisog. So mukhang may gaganapin kasi dito na hakbang ng maisog ang sinasabi ng iba, mukhang nagbigay umano ng permit itong si Gov Edwin. So which hindi ko pa nakumpirma yan. Yan po ay ang nabasa ko lang sa comment section. At ang sabi ng iba, dahil umano ginigipit ito, dahil taga-suporta ito ni dating Pangulong Digong, solid ito, at kay Vice President Sara, mga kababayan po natin. Siya rin po yung nagbigay ng mainit na welcome kay Vice President Sara nung pumunta ito sa kanilang isang napakalaking event, at pinasalamatan niya si Vice President Sara at never niya binanggit itong si Pangulong Marcos. Kaya sa aking palagay, mukhang may halong politika nga ito, mga kababayan po natin. Yan po ay ating opinion. Posibleng may mga ground din itong si Gov. Pwedeng may mga kaso siya na i-final o inireklamo kung bakit nagkaroon ng suspension laban sa kanya. Tandaan po natin ha, ang nangyari na karaan sa Misamis kay Mayor Samson Dumanhog ay power tripper din po yon sa ilang matataas na official naman. Ang sa kanya naman, ang sinasabi niya ay na-power tripper siya umano ng DILG. So anyway mga kababayan po natin, para sa karagdagang update, magbibigay po tayo ng update kung ano po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng suspension itong si Gov. So abangan po natin at yan po yung ating i-update sa usunod nating mga upload. Kayo po, ano po ang inyong komento dito mga kababayan po natin? Mukhang mayroon na bang paglilinis sa ating gobyerno na kung sino ang hindi sumusuporta sa administrasyong Marcos ay dahan-dahan ang sinisibak sa pwesto. Hindi natin alam. Posible, posibleng hindi totoo. O, comment na po, mga kababayan.